ang dami ko na pong napuntahang probinsya sa buong Pilipinas. Wala pong sasarap sa bangus na galing sa Pangasinan. The best bangus in the entire Philippines at para sa akin, in the entire world ang bangus natin. Nakita nyo ito si Alex, kusinero namin to. Pag nakita nyo ito, mga taga-palengke sa Lingayen, bigyan nyo ng malaking discount ha, para lumiit ang gastos ko. Dito tayo sa tahanan ko sa Maramba Avenue sa Lingayen. Panahon po ng mahal na araw at ang paniwala natin na dapat isda ang ating kinakain sa Holy Friday, sa Holy Week. So, ito po fresh, kanina lang binili galing sa fish pond, deboned na bangus. Ang dami ko na pong napuntahang probinsya sa buong Pilipinas. Wala pong sasarap sa bangus na galing sa Pangasinan. The best bangus in the entire Philippines. At para sa akin, in the entire world ang bangus natin. Ang problema sa bangus natin, madalas overcooked. So, nawawala yung kanyang sarap, nawawala yung kanyang pagkamalinamnam at malambot at yung taba niya nawawala yung ibang katangian na kung bakit napaka-delicious nitong ating bangus na ito galing Pangasinan. So, ako po ay gagawa ng sinigang na bangus today using Pangasinan bangus and hopefully maiba ito sa normal. I-preserve natin ang freshness at hindi natin ma-overcook itong ating bangus. So, umpisa po tayo. I'm going to cook two. Dalawa po ang aking lulutuin na bangus. We start with 1 liter of water. Alex, by the way, si Alex to, ang aking assistant ngayong umaga. Siya po ang aming kusinero sa, dito sa aming tahanan. At siya po ang magiging assistant ko ngayong umaga. Alex, 1 liter of water. Okay. Tay natin kumulo yan. In the meantime, kasi madalian po kami ngayon, ang gagamitin ko po itong sinigang mix na nor. But usually, ang masarap talagang pang-asim ng sinigang is batuan leaves at saka batuan fruits. Hindi pa yan nauso sa Pangasinan, ngunit subukan ko pong makapagtanim ng mga batuan trees dito po sa probinsya para may iba namang klaseng pang-asim ng mga putahe natin. Pati stuff sa chicken, roast chicken, masarap po ang batuan pang-paasim. Lagay natin po yung matagal maluto. Punahin po natin yung gabi. So, gabi. Yung ating luya, yung ating sibuyas, 1/4 cup na luya, 1 cup na gabi na chop, hindi masyado maliit, at saka isang onion. And then ito, rabanos, gusto ko maraming ganito, lagay na natin lahat. Okay, so that is rabanos. Hintayin natin kumulo yan at hintayin natin kumulo ng 15 minutes para lumambot yan. And then, tsaka natin i-add yung iba. May sistema pong pag-add yan para hindi malanta masyado itong mabilis maluto na gulay. So, itong ating bangus, tingnan natin, dalawa lang ang ating gagamitin. I-cut natin to sa tatlo.
para maganda po ang size, hindi masyadong madurog. Sinigang ang pinili ko ngayon dahil madaling i-demonstrate sa sinigang kung paanong hindi ma-overcook ang bangus. So yun ang dahilan kung bakit ang napili kong lutuin ngayon ay sinigang. Tsaka sa sinigang, pag tama ang luto ng bangus, dyan mo talaga malalasahan yung pagka-special ng Pangasinan bangus. Madali mo ma-differentiate doon sa ibang bangus. Kasi kahit saan ako kumain ng sinigang na bangus, kahit sa Pangasinan, kahit sa restaurant dito, overcooked ang bangus ninyo. Ang overcooked na bangus ay either tuyo or nadudurog, no? Etong pagtaman-tama ang luto, natutunaw sa mouth mo, pagsubo mo, natutunaw. Lasa mo lahat ng freshness ng ating isda. O ito na yung kumulo na. So, start natin yung 15 minutes nating timer. So, ang dibon na bagong ahon na bangus is 200 pesos per kilo. Itong bangus na ito galing kay Mrs. Abisami sa Lingayen. So, matagal ng supplier ko si Mrs. Abisami. Kahit nang doon pa ako sa season noon, dito na ako bumibili. So the best bangus is Mrs. Abisamis. Ang nagturo sa akin nito nung araw, si dating congressman Amadito Perez, yung nauna sa akin sa 5th district noon, nung naging mayor siya, nung nagpalitan kami kasi ako naging congressman doon, siya naging mayor ng Urdaneta City. Laging ang sarap ng kanyang bangus. So, tinuruan niya na kung saan ang suki niya sa Pangasinan para sa bangus. O, lahat ng ingredients namin dito, itong mga gulay, galing sa palengke ito lahat. Ilan na? Paglipas ng 5 minuto, ipapasok ko na ang kamatis at saka yung string beans, yung sili. Last ko ipapasok itong pechay kasi madaling malanta ito. Siguro hindi lahat gagamitin, mga ganyan lang karami kalahati siguro gamitin natin para cut na natin ito. Halos ng sangkap ng aming linuluto dito sa bahay, dyan po namin binibili sa Lingayen Public Market. So, mga fresh produce, kumpleto po sila dyan sa Lingayen Public Market. 11 minutes pang natitira. Pasok ko na itong medyo matigas. Ha? Tulin pa natin ito para pasok natin lahat. Okay. Okay, sarap mo, please. Nakita nyo ito si Alex.
kusinero namin to. Pag nakita nyo ito, mga taga-palengke sa Lingayen, bigyan nyo ng malaking discount ha, para lumiit ang gastos ko. Linagay natin yung string beans. Linagay natin yung chili. Itong chili nito hindi masyadong maanghang. So, pampalasa lang. So, inadd natin yung kamatis at nung lumipas na ang 6 minutes. Ngayon, meron pang 6 minutes to go. Baka i-extend ko pa ng another 5 minutes yan. Parang medyo matigas pa eh. So, ang pampaalat ko is patis. Tsaka asin, no? Patis muna. Ganyan kadami, mga 1/4 cup ng patis. Ngayon, ang komentaryo ko lang dito, itong patis namin, napansin ko, Silver Swan, generic. Baka mga taga-palengke, may marekomenda kayo sa akin, ano bang pinakamasarap na patis na gawang Lingayen? Pag nakita nyo si Alex, pakisabi sa kanya kung ano ba yung dapat naming gamiting patis sa Lingayen. And then, kung kulang pa ang alat niyan, asin ang next ng pampaalat. Para hindi naman sumobra ang patis. Lapit na. Very good. Sa Holy Week, sasamahan ko ang aking pamilya sa Batangas. Meron po akong beach house doon sa Nasugbu. And para magkaroon naman ako ng bonding, private time sa mga aking mga mahal sa buhay. Right after that, hanggang Monday ang holiday. So Tuesday, nandito na po ako ulit o nasa Manila sa mga meeting ng committee or nandito sa distrito para inaasikaso ang mga pangangailangan dito sa distrito. By the way, sa Urbistondo, galing po ako doon kahapon na tapos na po kami sa pagbigay ng ayuda mark. So, 15 minutes, lumipas na po. Dadagdagan ko ng 5 minuto pa. In the meantime, medyo lumambot na to. Pero tatanggalin ko muna sa apoy. I-drain ko muna to. Liquid dito, Alex. Patong mo na lang dyan. Yan. Okay. Yan. Balik mo kaagad. Okay. Then, lagot po natin itong baton kasi mabilis lang ito maluto. Mga 2 minutes,
mga 2 minutes lang to, sapat na. So, gagamitin ko itong sinigang mix with gabi. Pero like I said earlier, pwedeng ang pinaka the best talaga batuan, ibang asim ng batuan, pero walang mabili dito sa Pangasinan. Mangga pwede rin, manggang hilaw. Lagyan natin yung kalahati muna. Testo muna. Wow, bango. Okay. Pwede nang tikman. Nasaan na yung kutsara? Tatayin kutsara. Ito na lang. Sarap. Perfect. So, kumukuha, ilalagay ko itong knife natin. So, siyempre, pag ilalagay ko ito, mawawala itong pagkulo. Pagkulo ulit nito, isang minuto na lang, luto na to. Pwede nang iserve. Pag ganon, hindi ma-overcook itong ating bangus. Yan. Perfect. Sarap. Hindi na kailangan lagyan ng asin. Tama-tama lang yung alat. Yan, kumukulo na. Isang minuto. That's it. Okay. Teka. Okay. That's it. Papain na natin. At kainin natin itong napakasarap na sinigang na bangus. Pangasinan. Bangus. Ito si Captain Migs. Liga dito. Ito si Captain Migs, piloto ko sa helicopter. So, patikim natin sa kanya itong ating bangus. Itong ating hindi overcook na bangus. Masarap to kasama yung premium rice. Combination. Yes. Ako ang paborito ko dito, itong rabanos eh. Tsaka itong string beans, isang sili. Ay, sili. Tignan nyo po, malambot o. Oh. Super lambot o. Oh. Hindi o. Oh. Tignan nyo o. Oh. Tignan nyo. Super sarap to. Super sarap. Sarap. Subukan nyo. Testing. Kakain po muna ako. Ang sarap nito, tignan nyo po itong gitna. Itong naku, tignan nyo po yung taba na yan. Natutunaw sa bunganga. Ayan po, oh. Super yummy. So, until next time, ito muna, i-close muna natin itong segment na ito. Next time, magluluto naman ako ng binagoongang baboy na may gata. Gamit ko po ang Linggayen bagong na alamang. Nung bata pa po ako sa Negros, dahil ang nanay ko taga Negros, ang tawag ko doon is ginamos. So, ang ginamos ng Pangasinan, the best sa buong Pilipinas. So, yun po. Bye. Thank you.